Good afternoon, brethren, at magandang hapon din po sa ating mga makakasama sa ating pagsamba sa hapong ito. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron po tayong mga bisita na makakasama, at ganun din si Kuya Amos na nakasama na din natin before sa ating pagsamba. At maging sa ating mga regular attenders, welcome po sa Molino Grace Bible Church. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanya pong pagpapala sa atin sa mga nakalipas na oras, sa pahinga, fellowship, at higit sa lahat ay sa mensahe na ating pong narinig. Na tulad po ng sinabi ni Apostle Paul sa ating pag-aaral, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." At kagalakan ni Pablo ang mabuhay para kay Kristo, kaya nga tayo po ay mapalad sa hapong ito na tayo ay merong buhay, merong kalakasan upang sumamba sa ating Panginoon. Kaya sa ating pong pagsamba ay patuloy nating isentro ang ating mga puso sa kanyang mga salita sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Salmo. Basahin po natin ang Psalms chapter 99. Nakita po natin dito kanina na ang Diyos ay banal sa kanyang paghahari, banal sa kanyang pagiging matuwid at pagiging mahabagin. Kaya nga, ito naman ang response na dapat na maging ng mga tao ng Diyos, na sila ay sumamba sa ating banal na Diyos. Basahin po natin ang verse 3, verse 5, at verse 9. Ito po ang sinasabi. Psalms chapter 99, verse 3. "Purihin nila ang iyong dakila at kakilakilabot na pangalan, siya'y banal." Verse 5. "Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos, magsisamba kayo sa kanyang paanan, siya'y banal." At verse 9. "Purihin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal." Sa ating pong paglapit sa ating pagsamba sa Panginoon, patuloy po nating ilagay sa ating mga puso at isip na ang sasambahin nating Diyos ay ang Diyos na natatanging banal, na matuwid, na nagahari, at mahabagin. Kaya sa ating pong pagsamba, tayo po'y umawit. Hymn number 23, "Holy, Holy, Holy." Tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid. Thank you.
nga po, Panginoon, na kayo ay walang katulad. Kayo ang nag-iisa at natatanging Diyos na banal na nakaupo sa inyong trono. Kayo ang makapangyarihang Diyos na nagpangyari, nangangasiwa ng lahat ng bagay sa aming paligid. At kayo ang Diyos na banal na hindi maaaring tumingin sa kasalanan. Ngunit salamat sapagkat sa inyong pagiging banal, kami ay inyong iniligtas dahil kay Kristo. Kaya sa hapon pong ito, kami ay merong kagalakan tulad ng aming narinig sa nakalipas na mensahe. Kami ay mga tinubos ni Kristo at ang aming buhay ay natatagong kay Kristo. Kaya sa aming pagsamba sa hapon pong ito, tulungan niyo po kami na maialay ang aming mga puso, ang aming pandinig, ang aming buong pagkatao na kayo ang nabibigyan ng kapurihan. At tulungan niyo po, Panginoon, na ang mga bisita namin, mga regular attenders at mga walang tamang relasyon kay Kristo ay makatagpo dahil po sa inyong salita. Tulungan niyo po na sa inyo maibalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo. Tayo po'y magpatuloy sa pagpupuri sa Diyos. Awitin natin, My Heart That Overflows.
tayo po ay magpatuloy sa ating scripture reading. Sa umaga po ay binabasa natin ang New Testament at sa hapon ay ang Old Testament. Tayo po ay nasa aklat ng 1 Samuel chapter 14. Babasahin po natin hanggang verse 23. 1 Samuel chapter 14 verse 1 to 23. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Isang araw, sinabi ni Jonathan na anak ni Saul sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo dumaan sa himpilan ng mga Pilisteo na nasa kabilang ibayo." Ngunit hindi niya ipinagbigay alam sa kanyang ama. Si Saul ay namamalagi sa mga karatig puok ng Gibea sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron. Ang mga taong kasama niya ay may 600 lalaki at si Akayas na anak ni Akitob na kapatid ni Ikabod, na anak ni Phinehas, na anak ni Eli, na pari ng Panginoon sa Shilo na may suot na ephod. Hindi nalalaman ng taong bayan na si Jonathan ay nakaalis na. Sa pagitan ng mga lagusan na pinagsikapan ni Jonathan na daanan tungo sa impilan ng mga Filisteo, ay mayroong isang batong maraming tulis sa isang dako at isang batong maraming tulis sa kabilang dako. Ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan ng isa pa ay Sene. Ang isang tulis ay pataas sa hilaga sa tapat ng Mikmas at ang isa ay timog sa tapat ng Geba. Sinabi ni Jonathan sa kabataang tagadala ng kanyang sandata, "Halika at tayo'y dumaan sa himpilan ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin sapagkat walang makakahadlang sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti." At sinabi sa kanya ng kanyang tagadala ng sandata, "Gawin mo ang lahat ng nasa isip mo. Ako'y kasama mo, kung ano ang nasa isip mo ay gayon din ang sa akin." Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan, "Ngayon ay lampasan natin ang mga lalaking iyon at ipakita natin ang ating sarili sa kanila. Kapag sinabi nila sa atin, 'Maghintay kayo hanggang sa kami ay dumating sa inyo,' ay maghihintay nga tayo sa ating lugar at hindi aahon sa kanila. Ngunit kapag sinabi nila, 'Umahon kayo sa amin,' ay aahon nga tayo sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay. Ito ang magiging tanda sa atin." Kahit kapwa sila nagpakita sa impilan ng mga Filisteo, sinabi ng mga Filisteo, "Tingnan ninyo, ang mga Hebreo ay lumabas sa mga lungga na kanilang pinagtaguan." Tinawag ng mga lalaki sa impilan si Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata at sinabi, "Umahon kayo rito at mayroon kaming ipapakita sa inyo." At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, "Umahon ka na kasunod ko sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel." At umakyat si Jonathan sa pamamagitan ng mga kamay ng kanyang mga kamay at paa at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. Ang mga Pilisteo ay nabuwal sa harap ni Jonathan at ang mga iyo'y pinagpapatay ng kanyang tagadala ng sandata na kasunod niya. Sa unang pagpatay na iyon ay ginawa ni Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata, may 20 lalaki ang napatay sa nasasakupan ng kalahating tudling sa isang akre ng lupa. Nagkaroon ng kaguluhan sa kampo, sa parang at sa buong bayan. Ang impilan at ang mga mandarambong ay nanginig din, nayanig ang lupa at ito'y naging isang napakalaking pagkasindak. Verse 16, ang mga bantay ni Saul sa Gibea ng Benjamin ay nakamasid habang ang napakaraming tao ay nagpaparuot pa rito. Na magkagayoy, sinabi ni Saul sa mga taong kasama niya, "Magbilang kayo ngayon at tingnan ninyo kung sinong umalis sa atin." Nang sila'y magbilang, si Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata ay wala roon. Sinabi ni Saul kay Akiyas, "Dalin dito ang kaba ng Diyos. Ang kaba ng Diyos ng panahong iyon ay kasama ng anak ni Israel." Samantalang nakikipag-usap si Saul sa pari, ang kaguluhan sa kampo ng mga Pilisteo ay lumaki ng lumaki. Sinabi ni Saul sa pari, "Lurong mo, iurong mo ang iyong kamay." At si Saul at sa buong bayan kasama niya ay nagsama-sama at pumunta sa labanan. Ang tabak ng bawat isa ay laban sa kanyang kapwa at nagkaroon ng malaking pagkalito. Ang mga Hebreo na nakasama ng mga Pilisteo ng una pa at umaong kasama nila sa kampo ay pumanig na rin sa mga Israelita na kasama ni na Saul at Jonathan. Gayon din, nang mabalitaan ng mga lalaki ng Israel na nagpubli sa lupaing maburol ng Ephraim na ang mga Pilisteo ay tumakas,
sila man ay humabol rin sa kanila sa pakikipaglaban. At verse 23, kaya't iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na iyon at ang pakikipaglaban ay lumampas pa sa kabila ng Beth-Haven. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay dumako sa pastoral prayer. Okay, bago tayo dumako sa pananalangin, ating pong welcome yung ating pong mga visitors ngayong hapon. First time visitor, si Nicole. Yan po sa likod, si Nicole, si Patrick, at saka si Jonathan Francisco. Okay, magkakapatid kayo. Okay, salamat sa Panginoon. Sila po ay taga Abida Settings. At sila po ay referred ni Pastor Mon Mendoza. Pero ang nag-endorse DJ si Pastor Eman Tamargo ng Dasma. Okay, salamat sa Panginoon. Welcome po sa Molino Grace Bible Church. Molino? Kasi po tayo po nasa community ng Molino Grace. Naniniwala tayo kami na ang salvation ay by grace alone and Bible, sapagkat Bible ang authority natin. Authority namin sa preaching, sa buhay ng iglesia, maging sa buhay ng bautisa and church, because tayo ay kami ay tinawag ng Diyos mula sa kadiliman, pinag-isa at pinagsama-sama, kaya naging isang church. So welcome sa Molino Grace Bible Church, at maging sa ating mga regular attenders ay welcome din sa inyo. And isama natin sa prayer si ang ating kapatid na si Jessa. Sila ipupunta kayo dito sa church, pero sumakit ang kanyang vertigo, kaya imbis na malapit na sa church, bumalik, tumuloy ng Imus Medical Center, at sa ngayon ay nakalabas na. So papray natin ating kapatid na nawa ay patuloy siyang pagkalooban ng Diyos ng kalakasan at kapahingahan sa kanyang naranasan. So yun po ang ating isasama sa panalangin. Announcement pala mga kapatid, mamaya sa mga alalakihan, meron tayong discipleship and bukas, men's fellowship, plasyete ng gabi. Okay, sige po, tayo po ay dumako sa panalangin. Tagpalitin din natin yung natanggap na mensahe kayo ng umaga sa ating pong morning worship at nawa ngayong hapon. Gayun din ay hindi magbago yung ating puso sa paikinig ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. O aming Diyos, kinikilala po namin ang inyong pong kabutihan, ang inyong mercy, ang inyong awa sa amin, sapagkat kayo ang Diyos na nagpapadala ng mga bisita na may pong makakasama sa hapong ito, tulad po ni Nicole, Patrick, Jonathan, na naway sa kanila pong pagpunta sa lugar na ito ay inyo silang pagpalain ng inyong pong mga salita. Matanggap nila ang katotohanan sa liwanag ng inyong pong mga salita, makilala na si Kristo ng kung ano po ang sinasabi ng inyong pong mga salita, at naway maging pagpapala sa kanila ang araw na ito. Hindi lang sa kanila, maging sa amin Panginoon na sumasamba sa inyo, sapagkat kayo ang Diyos na karapat dapat banal, tulad po ng aming binasa kanina sa sound reading, kaya ang Diyos na banal sa iyong katarungan, sa iyong paghahari, maging sa buhay namin. Nawa, patuloy po na meron kaming puso na nagbibigay papuri at luwalhati sa inyo. Gayun din, aming inaalala ang aming mga kapatid, ang kapatid na si Jessa, na kung saan kayo ng umaga po ay patungo siya dito sa lugar, dito sa iglesia, ay nakarana siya ng vertigo, at ngayon po ay nakalabas na siya sa ospital. Naway patuloy po na inyo siyang pagkalooban ng kalakasan sa kanya pong pangatawan. Naway inyo siyang i-comfort sa araw na ito ng inyo pong biyaya, na kung saan kayo ang Diyos na siyang nagpapagaling maging sa lahat ng uri ng karamdaman. Naway ilagay niya ang kanya pong pagtitiwala sa inyo, sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At maging sa oras na ito, kanilang umaga, sa inyo pong mga salita na may pong napakinggan, salamat po Panginoon, sapagkat tunay na ang maging Christ-centered life ay nakikita sa aming pong mga pagsamba. Nakikita ito Panginoon sa aming pong hangarin, at maging sa aming pong paglilingkod, na kung saan hindi kami naglilingkod sa aming pong mga sarili, kundi kami naglilingkod sa inyo, sa pamamagitan ng iglesia at sa mga taong aming nakakasama sa araw-araw ng buhay namin, lalikit sa mga kapatid. Kaya patuloy po na sa aming pong buhay ay nasain namin, hangarin namin Panginoon, na kayo ang mabigyan namin ng luwalhati sa buhay namin. At ito ay
mangyayari kung kami po ay obedient sa inyo pong mga salita. At ngayong hapon, kayo po ay magtuturo sa amin, kayo po ay magpapahayag sa amin, kayo ay magpapakilala sa amin. Hangad namin sa aming pong mga kaibigan at mga mahal sa buhay na tunay nga nilang kayong makilala sa pamamagitan ng pangangaral ng inyo pong mga salita. Sapagkat sa pamamagitan ng pangangaral, kayo Panginoon ay nagpapakilala. Dito sumisibol ang pananampalataya. Padala niyo po ang Banal na Espiritu sa aming lahat sa oras na ito upang aming malasap ang inyo pong pagpapala, makita ng aming pong mga kaibigan at mahal sa buhay ang kaligtasan na tanging kay Kristo lamang matatagpuan. Ngayon din, inyong gabayan, aming tagapagturo sa Pasuboy, naway susin niyo po ang kanyang pangatawan, ang kanyang pong maipahayag, ang inyo pong kalooban, ang inyo pong mensahe sa amin sa oras na ito. Nawa, maging bukas din ang isip namin, ang diwa namin, meron kaming kagalakan na tanggapin, unawain ang inyo pong mga salita. Itong aming dalangin sa inyo sa ngalan po ni Jesus. Amen. Bago po ang pangangaral ng salita ng Panginoon, muli nating alalahanin ang kamangha-manghang biyaya ng kaligtasan mula sa Panginoon. Awitin natin, Marvelous Grace. Nanyayahan ko pong tayo lahat ay magsitayo. Buksan po natin ng ating mga Bible sa 2 Peter. Ikalawang Pedro, chapter 1. Muli nating basahin ang verses 1 to 5. Ngunit ang ating pong text sa ating sermon ngayon ay nasa verse 5.
Ganito po ang sinasabi. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 5. Si Simon Pedro, alipin at apostol ni Jesucristo, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at nagkapaligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos na sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ang kabutihan ng kaalaman. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, sa aming pong relasyon sa inyo, hindi dahil sa aming pagsisikap, hindi dahil sa aming ginagawang pagsamba at paglilingkod sa inyo, kundi dahil po sa iyong biyaya, kami tinawag ninyo mula sa kadiliman ng kasalanan, sa sumpa ng kasalanan, sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Jesus, kami kanyang tinubos sa walang kwentang buhay sa mundo. At ngayon, nasa inyong kamay, nasa iyong biyaya. Nawa, hindi po namin masayang ang buhay na ito, pagkos ito'y palawigin namin. Ito'y pagtibayin namin, Panginoon, upang kami maging pakinabang sa sanlibutan bilang asin at ilaw na makita ng mga tao kung sino ang aming sinasamba upang sila man ay aming madala, mahimok sa pamamagitan ng iyong salita tungo kay Kristo na siyang buhay. Ngayong hapon, patuloy niyo pong palaguin ang aming pong pananampalataya sa inyo sa pamamagitan po ng inyong mga salita na ibabahagi sa aming kalagitnaan. Ngunit, hangad namin ng ipong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng kakayanang umunawa, sapagkat salita ninyo espiritual at ito'y maunawaan lamang sa paraang espiritual. Huwag niyo kaming hayaan sa aming pong makalaman na pangunawa, sapagkat hindi po ito sasang-ayon at hindi po makipagkomporme sa iyong pong kalooban. Kaya Lord, muli nilalapit namin ang aming sarili bilang may hina at nangangailangan ng inyong mga katotohanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kadalasan po kapag ka narinig natin mayroong mga lindol, intensity 5, intensity 7 or 6, tulad po ng Robina Tower nung araw. Marami pong na disgrasya, maraming namamatay dahil po sa lindol, bumabagsak ang building. Ang tanong, bakit po bumabagsak ang building at maraming nakikitil na buhay dahil dito? Sapagkat kadalasan po, marupok ang building. Walang magandang foundation. Walang magandang materials. Substandard. Dahil po sa corruption ng mga nagtatayo. Kung ating titignan ang buhay Kristiyano sa ating panahon ngayon, gayon din. Maraming Kristiyano ang bumabagsak. Hindi makapanatiling nakatayo paninindigan sa katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, dahil mahina po ang kanilang materialis, substandard ang kanilang natatanggap na materials.
corrupted din ang kanilang buhay. Sapagkat ang kanilang natatanggap ay hindi mismong pure salita ng Diyos, kundi mga hinuha ng tao. Now, alam natin mga kapatid, na ang mga Kristiyano, ayon po sa banal na kasulatan, like for example Ephesians 1:4 and Romans chapter 8 verse 29, na ang mga tao ng Diyos before the foundation of the world ay kanya itong kinilala, meaning minahal niya na, o sa ibang salita, pinili niya. For what purpose? To be holy and without blame. At itong salitang to be holy and without blame, ito po ay ibinahagi ni Pablo sa Romans 8:29 na tayo'y kinilala before the foundation of the world to be conformed to the image of His Son, Jesus Christ. So yung Ephesians 4 at saka Romans 8:24-29, isa lang po, tayo po'y tinawag upang maging katulad sa larawan ni Jesucristo. Napakaganda po ng layunin ng Diyos, hindi lamang tayo maligtas, kundi maging tulad kay Kristo. Na upang mahubog tayo, mga kapatid, sa itinakda ng Diyos na layunin sa bawat mananampalataya, kailangan mo nang tayo po'y iligtas niya. At ang kaligtasang tinanggap natin is grace, biyaya lamang. Na mahabang pagpapaliwanag po, kung paliwanag ko sa inyo ang grace at tuwing natalakay natin. Pero paliwanag ko sa maikling pananalita. Pag sinabi pong grace, trabaho lahat ng Diyos, kalooban ng lahat ng Diyos, na tayo po ay baligtas at ito'y matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, Ephesians chapter 2 verse 8, by grace we are saved through faith. Na alam natin na hindi ka pwedeng sumampalataya kay Jesus Christ hanggat hindi ka muna ipinapanganak na muli. So ang totoong kilos ng Diyos, una sa lahat is regeneration. Ikaw ay papanganak sapagkat Ephesians 2 verse 1, tayo po'y patay sa kasalanan. At walang patay na maaaring sumampalataya, maliban siya muna ay buhayin upang magkaroon ng kaalaman sa ipinapangaral na salita. Then, sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos, dahil tayo po'y ipinanganak o na-regenerate, naunawaan natin, there comes faith. Kung tawagin yan ay saving faith. Faith cometh by hearing, hearing by the words of Christ, the rhema of Christ, the doctrine of Christ, the teachings of Christ. Dahil dito, yung faith pong yan, kaloob sa regeneration. Nung tayo po'y maborn again, doon binigay ng Diyos sa atin ang faith, saving faith, na kumikilala kay Jesus. Kaya Ephesians 2, 8 and 9, we are saved by grace through faith in Jesus Christ, not of ourselves, so that wala pong sino mang maaaring makapagmamalaki. Okay? So ang ating pong kaligtasan, ang ating relationship kay Christ, kung tawagin niyan ay the living bond. Si Christ narito at dahil sa pananampalataya, nadugtong tayo sa Kanya. At ang dugtungang ito is living, buhay. This is now our relationship with Christ. So tayo po'y naligtas not by religion but our relationship with Christ. Tayo po ay nagkaroon ng living bond with Jesus Christ. Nakita niyo mga kapatid. At ang living bond na ito, dapat lumago. Dapat tumibay ang ating relasyon. Sa ating relasyon, sa ating pananampalataya, natatanggap natin ang buhay ni Kristo at tayo ay hinuhubog patungo kay Kristo. That is Christian life. Ngayon, dahil po kailangang tumibay ang ating faith, anong faith? Living bond. Anong living bond? Buhay na dugtungan kay Kristo. Sa isang salita, relasyon natin kay Kristo, dapat kang lumago. Dahil kung hindi lalago, corrupted ang buhay mo. Madali kang lumubog sa iba't ibang kasalanan ng mundong ito, sa philosophies of this world.
sa prinsipyo ng kasalanan na kalaban ng Diyos. Kaya kinakailangan lumago ang ating pagkakilala kay Kristo. At ito yung ating series na pinag-aralan sa 2 Peter chapter 1, verse 1. Nasa 5 tayo ngayon. Muli kong basahin ng verse 3 para makita natin ang context ng ating pag-aralan at magtatapos tayo sa verse 5. Tignan nyo, simula nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, nagkaroon tayo ng living bond with Jesus Christ. Ang sabi sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang Kanyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan o sa pagkaguho ng mundo na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagit kayo sa likas ng Diyos. Though we have now the nature of God through Jesus Christ. We have the life of Christ sapagkat mayroon tayong living bond sa Kanya at lahat yung binigay sa atin, lahat ng kapangyarihan para magtagumpay tayo sa mundong ito. But we have to grow. Jesus Christ says in John 8:31, "If you continue in my word, truly you are my disciples, and you shall know the truth, and the truth shall set you free." Marami pong Kristiyanong bumabagsak sa iba't ibang kasalanan. Because, why? They have no knowledge at all. Hosea 4:6, "My people perish for lack of knowledge." Why? Because they rejected knowledge so that I reject them also. Kaya marami pong Kristiyano ang nadadapa ngayon sa mga lindol ng pagsubok at temptation sa ating panahon. Kaya ito, ipinakita sa atin ni Peter, Apostle Peter, yung kanya pong listeners, yung kanyang sinulatan that time. Ang kalagayan po ng mga Kristiyano rito, matindi ang kanilang persecution. Matindi ang pagkauga ng lindol sa kanila, nag-aapoy na persecutions. Kaya kung mahina ang isang Kristiyano, tsak babalik siya sa ugali ng mundo. Kaya itong ginawa ni Peter, nasulatan in advance ang mga Kristiyanong ito na sila po'y na-disperse sa ibang lugar. Sila po'y nangalat at pinatibay niya ito at itong sulat niya. Kayong may pananampalataya na, kayong may dugtungan na sa Diyos, huwag kayong magpabaya. Pagsikapan ninyo na sa inyong dugtungan, itustusan ninyo o dagdagan ito ng unang-una yung pinag-aaral natin, kabutihan. Ano yung kabutihan? Yung po yung moral excellence, yung ating pong mga gawa na walang kapintasan. Then, sa ating pong moral excellence ay ang kaalaman, knowledge. Basahin natin ang verse 5. At dahil dito, gawin ninyo, tungkulin po natin as Christians. Tayo po'y kinonvert na ng Panginoon noong tayo ay na-regenerate. So therefore, it is now our duty to convert ourselves. At ang conversion natin, hindi sa ating sariling gawa, kundi ito ay confluence. Gawa natin at gawa ng Diyos na pinagsama, kaya magagawa natin ang pamumuhay Kristiyano according to His purpose. Philippians chapter 2 verse 13, na sa inyong pagnanasa at pagsasagawa, ang Diyos ang gumagawa niyan sa inyo. So, walang excuse na hindi natin magagawa. Kaya sabi ni Pablo rito, pagsikapan ninyong, sabi, natustusan ang inyong pananampalataya, ang ating living bond, tustusan daw ng ano? Tustusan ng kabutihan, the moral excellence. Tapos na tayo dyan. Then now, sa moral excellence, ay tustusan ng kaalaman. Kaalaman po, napakahalaga po sa atin. So ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Ang kaalaman po, knowledge, siya po yung nagpapatingkad ng kasakdala ng ating ugali. If we have knowledge, mga kapatid, alam nating magdesisyon
mayroon na tayong tinatawag na pananaw sa buhay natin, spiritual pananaw. Alam natin what is black and what is white. What is wrong and what is right. I mean, yes. What is unholy and holy. Maraming Christian hindi alam yan. Hindi alam. Kaya kailangan dagdagan, tustusan yung ating faith ng moral excellence, then ng knowledge. Now, tingnan natin. Tingnan nyo isang example ng walang knowledge. Pero magaling, mahusay siya. 1974, kung maalala ko, kami may contract sa AGNP diyan sa may Santa Ana. Santa Ana, Ibrahim Feli, no? AGNP. Dahil yung jail manager yan ay inaanak ng tiya ko. At kami mayroong truck, hauler kami, nagbiyahe kami ng mga bakal, karga lahat, factory ng mga trusses yung AGNP para gumawa ng kalsada, buildings, whatever. Kailangan namin mag-overtime, magdamag na trabaho. So yung mga rigger doon, yung mga helper, kakabit ng kadena, ng kabit ng mga kable, kailangan maingat siya. Kailangan pinipili yung magagaling na hindi agad antukin. Kasi pag inantok, maaaring maaksidente. So, kilos lahat. Pero pagdating namin ng alas 3, nag-rest kami for 30 minutes. Then, resume. After 30 minutes, busina agad, bang, resume ang trabaho. Pero habang kami nagtatrabaho, kulang kami ng rigger. Ibig sabihin yung taong nagsasabi, sana si ganito, sana si ganito. Hinahanap namin for 10 minutes, wala siya. Alam niyo kung ano nangyari? Itong taong ito, paborito yon ng AGNP dahil magaling, mahusay. Marami siyang abilities, marami siyang kaalaman, mga paraan. Pero alam niyo, kulang sa kaalaman. Dahil yung crane po, yung crane may boom na gano'n, bumubuhat, umiikot po yan. 360 degrees. Umiikot yan. Doon siya natulog. Kaya hindi namin namalayan, nagdurog siya na parang karne norte doon. So marami pong bumabagsak for lack of knowledge. May ability. May pinag-aralan. Pero wala pong knowledge. Knowledge sinutukoy rito, hindi galing sa school. But the knowledge of the Word of God. Sapagat knowledge of the Word of God can give you discernment, spiritual knowing, knowledge. Kaya napakalaga po ito, mga kapatid. So tingnan natin una, what is knowledge? Ano ba ang kahulugan ng kaalaman? Now, verse 5, ang sabi dyan, pagsikapang tustusan ang inyong pananampalataya, kailan tumibay yung ating relationship with Christ, na tustusan natin ng una, moral excellence, kabutihan, at pagkatapos, knowledge. Ang knowledge na tinutukoy rito ay knowledge po kay Kristo. Hindi po knowledge mula sa tao, kundi kay Kristo na dapat nating dalhin. Bilang Christian, tulad ng ating message kanina umaga, dapat maging Christ-centered tayo in whatever things we do. Whether you eat or drink, do all for the glory of God. Now, 2 Peter chapter 1, verse 2 to 3 sa ating teksto, ganito ang sabi sa verse 2 hanggang 3. Sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan sa pagkakilala kay Jesus at sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Dito hindi sabi ni Peter, sumagana kayo nawa sa pag-ibig sa Diyos. Sumagana nawa kayo sa kabutihan sa Diyos. Magkasunod natin dyan. Pero, in-emphasize dito ni Peter is yung knowing, pagkakilala sa Diyos, makita kay Kristo. For without knowledge, man perish. Then verse 3, ipinagkaloob sa atin. Hindi pala ito labas sa atin, nandiyan na yan. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Before the foundation pa lamang, kasama na yung blessing na yan sa ating pagkakatawag. Kailangan lamang ulitin
Diba? I-review kung ano yon. Verse 8. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, dapat lumago daw. Ang sabi, hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. There it is again. Knowledge about Christ. Kaya napakalaga po ang laging nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat para mapatibay ang ating relasyon kay Kristo, kailangan tayong kumakain palagi ng pagkaing espiritual at yan ay ang salita ng Diyos. You shall know the truth and the truth shall set us free. Napakalaga po ito. So ang kaalaman tinutukoy dito ay hindi galing sa school, kundi galing sa salita ng ating Panginoon. Ngayon kung tayo po ay mayroong kaalaman, alam mo, napapatibay natin yung ating moral excellence, yung ating kabutihan. Nagagawa nating mapakinabangan ng iba. Dahil nakikita sa atin ang kaalaman kung paan natin i-deploy yung ating moral excellence sa iba. So, knowledge ay isa sa mga elementong kalaguan natin. Marami pong tumatanda na sa iglesia, ang alam lang, praise the Lord, hallelujah, kay buti ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. That's it. Kahit batang musmus, pwedeng gayahin yan. Kaiba yung mayroong knowledge. Kaiba yung tumitibay ang ating relasyon kay Jesus Christ. Kaalaman, ito yung pag-iimbestiga sa kalooban ng Diyos. Pag-iimbestiga hindi po sa mga kapintasan ng iba, but the will of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Now, tanging salita ng Diyos ang nagsasabi ng kanyang kalooban. It is written already. Kailangan lamang natin tanggapin ang aral nito. Pakinggan. Now, gawin yung sinabi ko ng umaga, kahit basahin pong Bible for how many times, 100 times, hindi ka lalago dyan. Kailangan tong pag-aralan. You have to meditate on it day and night. Understand what the scripture or the text says to you personally. At doon mo makikita, lumalago yung kaalaman mo sa kanya. Nakikilala mo si Jesucristo. So, knowledge ay isang elemento, isa sa mga elemento sa ating kalaguan. At ito yung pag-iimbestiga natin sa salita ng Diyos. It is not enough na basahin lang natin. We have to investigate it. Ano bang sinasabi ng Diyos nito sa akin personally? Lalo na pagdating sa kaligtasan. Sapagkat hindi ka maaaring maligtas kung hindi mo makilala si Jesus. Bakit? Sapagkat paano mo makilala si Jesus kung walang nangangaral sa iyo? At paano ka makakaroon ng paniniwala sa Kanya kung hindi ka nabuksan ng Banal na Espiritu? At dahil ikay nabuksan, naunawaan mo, so doon ka maliligtas dahil sa kaalaman mo. Mayroon ka ng tamang kaalaman sa ating Panginoon. Itong kaalaman nito, itong knowledge na ito mula sa salita ng Diyos ay higit pa sa tama at mali sa ugnan ng buhay. Maraming nagsasabi dyan, tama yan. Pero bandang huli, mali. Nasabihin mo isa, mali yan. Pero bandang huli, tama. Pero itong knowledge na kay Christ, mga kapatid, pag sinabing tama, tama. Pag sinabing mali, mali. Bakit? Naka-base sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, all scripture is what? Inspired by God. Walang pagkakamali. So yun ang dapat nating i-practice na lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. It is better to listen to the preaching of the word than reading na how many times na hindi mo naintindihan. Kaya napakalaga po ang pakikinig. Paano tayo makikinig kung wala naman tayo sa iglesia? Oh, pastor! Marami na akong alam. Bakit? Tanda ko na, 50 years na akong Christian. Oo, pero nakalublog pa rin sa bisyo. Wala ka pang alam. Tsaka pastor, lahat yung mga tinuturo mo, alam ko na yan. Kaya sinabi ko noong Sunday, ikaw ba, Bob? Alam mo na yung sasabihin ko ngayon? Hindi pa niya alam. So wala pa siyang alam. Kayo ba, alam niyo na kung sasabihin ko ngayon?
So, kailangan tayong maging humble enough na umamin kahit cum laude ka pa sa lahat ng university sa buong Pilipinas. Pinakamagandang attitude is humility. Sapagkat humility, nagsisimula ang fear of the Lord. Fear of the Lord, nagsisimula sa knowledge about God. Kaya napakalaga po ito. Hindi magiging sakdal ang ating kabutihan kung hindi ito tinutustusan ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. So nakita natin ang definition. What is knowledge? It is Christ knowledge. Secondly, ano ang mga kinakailangan ng kaalaman? Ano ang mga requirements ng kaalaman? Ito pong requirements, unang-una, ang Diyos po naghahanap nito sa atin. Sa iyong umaasa na ginagawa natin ang paraan para makuha natin ang kanyang knowledge. Hindi ito sa tao. Ang pastor, maaaring nakakatulong, alamin mo ang kalooban ng Diyos, alamin mo ang karunungan ng Diyos. Pero ang Diyos talaga nagre-require nito sa atin. Like for example, sa Old Testament, Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 9. Ganito ang sabi ng Panginoon, and this applied to us ngayon as Christian, the church. Ito po ay kausap dito ang Israelites. Ang sabi po sa verse 6, Deuteronomy 6, verse 6, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. Sana na niyo makikita yung verse na sinasabi, if I hid your word in my heart, I will not commit sin. Psalms 119 verse 11. Okay. So napakalaga po yung knowledge, yung salita ng Diyos na nakalagay sa puso. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay ko sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Now, punta muna tayo sa family worship, family devotion. Kung ikaw lang din magbabasa ng Bible sa loob ng isang taon, tinapos mo ang Bible ng 10 beses, hindi yan na ikukumpara sa inyong gagawin once a week sa family devotion na ikaw nagbabasa ng text at ini-explain mo sa iyong mga anak, mas nakakatanggap sila ng knowledge through the teaching of the Word. At ang sabi Proverbs chapter 27, na train up your child the way they should know how, by the Word of God, that they may, ang sabi nga ron, pagdating ng panahon, hindi nila ito makalimutan, at sila'y sasampalataya sa kanilang tagapagligtas. Kaya ito mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ituro ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo, at iyong susulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng mga bayang pinto. Mga bayan. In-emphasize dito how important, kung gaano ka-essential ang salita ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Marami siyang paglalarawan dito, itali sa mga kamay, itali sa noo. Hindi ibig sabihin maglalagay rin tayo ng versikulo rito, gaya ng ginagawa ng maraming Kristiyano, may mga ding-ding-ding, daming versikulo. Hindi yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, palagan mo ang salita kong ito na ilagay sa iyong puso. Yun ang context yun sa una eh. Sa puso nilalagay at sa puso ng mga anak. So, ang Diyos ang nagre-require nito sa atin. At gayon din sa church. Pagdating po sa propesya sa Jeremiah, patungko sa atin, ito po sinabi, Jeremiah 31. Jeremiah 31:31-34. Ganito po ang sabi, narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel.
panibagong tipan sa sambahay ng Israel. Sino ang Israel tinutukoy dito? Christians. At sa sambahay ng Huda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambay ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan at hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa, sabi ng Panginoon. Ang sabi ilalagay ito sa puso. Paano yon? Tulad ng binasa natin kanina sa Deuteronomy 6, ituturo natin sa ating mga anak. Babasahin natin, bulay-bulayin natin. Now, pagdating po sa New Covenant, mga araw ngayon New Covenant, alisin na yung kautusan. Hindi natin kailangan yan. Hindi yun ang ibig sabihin dyan. Kundi yung kautusan mismo ang siyang guide natin through to holiness and righteousness upang hindi tayo maligaw sa prinsipyo ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, ang requirements dito ay dapat nating itanim ang salita ng Panginoon. Yung kaalaman, lagay natin sa ating puso, sa imong kasing-kasing o sa imong panumduman. Inaantok na kayo, puso ko sa nang patawa. Kaya nagbisaya ako. So, hindi nalulugod ang Diyos sa lack of knowledge. Tanda natin. Huwag mong ipagmalaki, now I know, I'm a Christian now. Matagal na ako, huwag niyo na akong turuan. Oo, Kristiyano ka na nga, pero hindi nalulugod ang Diyos sa iyo kung hanggang ABC mo lang ang alam. Kailangan mag-grow ka sa iyong living bond. At marami pa tayong pag-aaralan dyan. Ang sabi sa verse 8, kung ito'y dumarami sa inyo, hindi kayo magiging walang silbi, kundi tayo ay magiging kapakipakinabang sa kanyang kaharian. Kaya na sinabi ko kanina, Hosea chapter 4 verse 1 to 6, o verse 6, my people perish for lack of knowledge. Ayaw nilang mahalin ng knowledge, kaya nagkukulang sila. Sa atin, mga kapatid, mahalin natin ang Bible. Pwede tayong bumili, mura na lang, dahil nag-uso na ngayon ang cellphone at tab, ang tab ang nagmamahal. Pero dala-dala ang tab, hindi naman binabasa. So, mas maganda ang Bible. Mura na po. At alam niyo ba, darating ang Panginoon, hahatulan niya yung mga hindi nagmamahal sa kaalaman. Kasi minamahal natin ay ang ugali ng sanlibutan. Mas may panahon tayo, katulad lang sa video sa karaoke, mga kapatiran, nakikita ko, sakit ng loob kasi hindi yun ang tinuro ko. Ang tinuro ko sa lab, magkaroon ng panahon sa panalangin, family devotion, pagbabasa, pag-aaral. Pero ba maghapon, kanta ng kanta, video okay. Na hindi masama, mga kapatid, ang video okay. Right? Masama ba yan? Hindi. Masama kapag ka wala ka ng panahon sa pag-aaral. Kumakanta rin ako, mga kapatid. Kahinaan ko rin yan. Kung may babalik ko lang aking kabataan, kung marinig niyo yung plaka dyan, yung ano na, ni Matt Monroe, medyo paus ako nun. Kinanta ko yung mga kanta ni Matt Monroe. Pero, ang dapat nating pagtuunan ng panahon, yung magkaroon tayo ng kaalaman. Para sa akin, mas gustuin ko ang umaten sa mga ibang mga churches para to listen. Pero hindi ibig sabihin, makisang-ayon ka na kung ano lang doktrina nila. Tayo, hindi tayo namimilit kung ano yung ating paniniwala. Mayroon tayong
mayroon tayong tradition sa church na ito. Pero based doon sa Bible na ating pinag-aralan, maring kaiba ang tradition mga bisita natin sa kanilang church. Hindi tayo pwede mag-ugma. Pero dapat magkaugma tayo sa essential doctrine. And that is God. There is only one God in three person. And then, ikalawa, Jesus Christ is the only Savior, none other. At ikatlo, salvation is by grace alone. Yan pong essential doctrine. Pero pagdating sa mga non-essential, well, understanding love sa ating brethren. Pero, dapat tayo po ay matuto, lumago sa mga essential doctrines natin. 2 Timothy, 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. Tingnan nyo ang sabi rito. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 9. Nasa nagliliyab, now, darating ang Panginoon dito, eh, no? Basahin ko lang yung medyo context. Verse 6. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapigatian ang mga nagpapahirap sa inyo, mga Kristiyano. Huh? Kaya huwag kayong gumanti sa mga taong umuusig, nananakit sa inyo, dahil may pagiganti ang Diyos. Kaya sabi rito sa verse 6, kaya sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapigatian ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa, kanino? Sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos, sapat na sa kanila na sila'y naligtas. Na hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Paano ka makasusunod sa will of Christ if you don't know God? Kaya nga, bakit tayo mahina? Bakit tayo nagkakasala? Bakit tayo napupunta sa iba't ibang hindi narapat? Dahil hindi mo pa kilala ang Diyos. Kaya napakalaga po ang makilala ang ating Diyos. So without knowledge, huwag mong sabihin sincere ka. No knowledge, no sincerity, no zeal. Because sinasabi mong you are sincere and you have zeal of the Lord, that zeal is in vain. Wala pong katuturan yan. Tingnan niyo sabi sa Romans 10 verse 1 to 3, sabi ni Paul, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang dalangin ko sa Diyos, alang-alang sa kanila ay ang sila'y maligtas. Ako'y makapagpapatutuo na sila'y may sigasig, mayroong zeal para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, self-righteousness, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Knowledge, ito po yung makapag-save sa atin sa kamalian, sa katwiran ng Diyos, tayo dadalhin. For without knowledge, man perish. So, gaano kahalaga ang pagtustos ng kaalaman sa ating kabutihang asal? Nagiging matibay ang ating pagiging mabuting tao according to God's grace sa pamagitan ng knowledge. Na ikatlo, mga kapatid, paano nahuhubog ang kaalaman? Paano nahuhubog ang kaalaman? So, yung pong knowledge ay crucial na source sa ating pong pagkahubog kay Kristo. Napakalaga po nito. Importante na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos upang tayo'y mahubog sa image ni Jesus Christ. Napakalaga po niyan. At ang ultimate nating source of knowledge is Jesus alone. Siya dapat makilala natin. Colossians 2 verse 1 to 3. Ganito po ang pagkakasabi. Colossians chapter 2 verse 1 to 3. Sapagkat ibig kong malaman ninyo
kung gaano kalaki ang aking pagsisikap alang-alang sa inyo. Tinan niyo si Paul, talaga siya ay tao ng Diyos. Wala siyang, hindi niya tinitignan ang kanyang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng kanyang mga tinuruan. Ang sabi niya, alang-alang sa inyo at sa mga nasa Laodicea at sa lahat na hindi pa nakakita sa akin ng mukhaan. Tayo yun. Hindi tayo nakakita kay Paul. Verse 4, o verse 2, upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa. And again, at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na sino? Na si Kristo. Lahat po ng hiwaga ng Diyos na kay Kristo. Kung paano natin nakikilala si Jesus, nakikilala natin ng Diyos. Kaya to know me, sabi ni Jesus Christ, kanyang alagad, John 14 is knowing God. Sabi niya kay Felipe, di yata't Felipe, hindi niyo pa kilala ang Diyos. Ang sino mang nakita sa akin ay nakikita ang Diyos. Sapagat si Kristo ang exact representation of God. Kaya nga, knowing Christ is crucial sa atin. Napakalaga ito para makilala natin ang Diyos. Kasi ang sabi sa verse 3, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman na kay Kristo. Hindi yung galing natin sa pag-serve, hindi yung galing natin pag-preach, hindi yung galing natin sa pag-share. No. Yung galing natin sa pagkakilala natin kay Jesu Kristo. Sapagat kung tayo may dugtungan, yun ang layunin na tayo maging katulad sa image ni Christ. Kailangan. Yun po. Napakaraming Kristiyano na hindi ko masasabi na sinisira ang kapatid natin. Kahit na mali ang kanilang doktrina o kulang sa doktrina, kapatid pa rin natin. Pero hindi ko maiwasan na sabihin, marami pong mga Kristiyano na walang alam. Kaya kung ano-ano ang kanilang pininiwalaan, kung ano-ano ang kanilang pinangahawakan. Naniniwala sila kay Soriano, naniniwala sila sa Iglesia ni Cristo, naniniwala sila sa Sabadista. Mga kapatid, hindi mo kilala si Cristo. So, napakahalaga po yan, mga kapatid. Sapagkat pagkakilala natin kay Kristo, dito nagsisimula ang pamumuhay natin ng holiness. Hebrews 12:14, without holiness, no man shall see the Lord. Kaya napakalaga po. Old Testament, kailangan natin yon, sapagkat the Old Testament, what is in the Old Testament, nakatago, concealed, sa New Testament, revealed. Ang New Testament, hindi natin maunawaan. Ang letters ng mga apostles, hindi natin maunawaan. Hindi perfecto ang ating interpretation without knowing the Old Testament. Because the Old Testament is the beginning of wisdom. Wisdom, knowledge. Kaya napakalaga po, ang Biblia, isa lang yan. Pero kailangan natin mahalin ang Old Testament. Knowledge, dito tinutustos sa ating kabutihan sa buhay. So, nawa maunawaan natin, mga kapatid, na hindi lamang tayo basta nagkakatipon dito for the sake of pagtitipon dahil kailangan makita ang ating attendance, kundi mayroon tayong hangarin na makilala pa natin si Jesu Cristo through Sunday school, preaching in the morning, and preaching in the afternoon. Napakalaga ito, mga kapatid. Dito tayo lalago. Lalago saan? Eh, matanda na ako, 73. Ano pa yung kalalago ko? Kalaguan sa knowledge o sa living bonding ko with sa ating Panginoon. Dapat akong lumago doon. Nang sa ganun, eh, pagdating ng Panginoon, wala tayong kapintasan. Tatanggapin tayo, like sinabi sa Philippians 3:20-21, we will be changed gaya ng larawan ni Kristo as a glorified body. Pero may panganib po ang kaalaman. Hindi ko na po tapusin ito, mga kapatid, sapagkat hindi na makapag-preach ngayong Sunday dahil nasa late in ako ngayong Sunday. So, ang ito lang, huling-huli.
mayroon pong danger ang knowledge. Why? Knowledge, simply ganito. Karamihan sa mga taong magagaling sa doktrina, may knowledge sila about God. May knowledge sila about Christian living. May knowledge about doctrines. Lahat. At dahil dyan, sa kanilang knowledge, alam nila mag-desisyon sa lahat ng bagay. Alam nila yung mga bagay na pinagbabawal ang banal na kasulatan na wala namang kaugnayan sa kanya sapagkat ako'y niligtas na ng Panginoon. Meron kong knowledge. Kaya mayroon tayong problema sa ating church sapagkat hindi lahat ay may katulad ng iyong knowledge. May mahina dyan. Mayroon pa nga rito sa atin na tumatawag pa kay Maria kumisan. Ha? O di kaya tumatawag pa tayo sa mga anghel sa... O di kaya mayroon pa tayong mga pamahiin. Hindi pa sila lubusang nakalaya sa luma nilang paniniwala. At gagawin mo, ako, wala yan. Huwag ka magkapapaniwala dyan. Hindi yun ang tamang pagtuturo. Dahil kung ganun gagawin natin, natitisod sila. O di kaya, ikaw ay matalino, may knowledge ka na pagdating sa mga traditions natin, like for example, Christmas. Sa Bible, walang Christmas. Sa Bible, walang tinuturo maglagay ka ng Christmas tree sa bahay. Huwag ka maglalagay ng mga ilaw sa dingding. Ginagawa ito ng mga marurunong na maglagay ng Christmas sapagkat hindi naman masama yun. Hindi naman kasalanan. Pero yung mga mahihina, naku, kakasala tayo pag naglagay ng Christmas tree. Di ba? At for example, sa piyesta, alam natin ang piyesta, inihandog yan sa Diyos-Diyosan kasi San Pedro, San Isidro, Labrador, Dadula, ang kanila sinasamba. Di ba? Ngayon, ikaw na may kaalaman, walang kwenta mga Diyos-Diyosan. There is only one God. Walang kaugnayan sa atin yan. Pero yung iba, hindi. Naku, sabi na tutunan ko dyan, dapat hindi na ako sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang ginawa mo, kumain ka ng pagkain mula sa piyesta, nakipiesta ka, dahil mayroon kang kaalaman, walang kasiraan. Pero ito lang ang sabi ko sa inyo, mga kapatid. Salita ng Diyos, 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Chapter 8, verse 1. 1 Corinthians chapter 8, verse 1. Pagtatapos lang, sumobra na ako sa oras ko. I'm sorry. 1 Corinthians, lumaktaw muna tayo pagdating po sa mga Diyos-Diyosan, okay? Para may takot din tayo kahit mayroon pa tayong kaalaman tungkol sa Diyos-Diyosan. May mga inahantog na pagkain. Lumaktaw tayo. 1 Corinthians 9. I think 2 Corinthians. I'm sorry mga kapatid, hindi ko sama sa aking ano to. I'm sorry. Okay, i-summarize ko na lang. 1 Corinthians na lang tayo, chapter 8, verse 1. Marami pong mga matalino na, full of doctrines, na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, baliwala yan. Pero doon sa mga hindi pa nakalaya dyan, may tinuro si Pablo, kalimutan ko sa 1 Corinthians 10 ba yun o 2 Corinthians 10, na kanilang pakikibahagi po sa pagpistas, pagkain, sila'y nakikibahagi sa demonyo. Kaya kapag halimbawa ikaw ay maalam na baliwala sa iyo ang pagkain Diyos-Diyosan, gagayahin ka, natisod kasi sila. Na-stumble sa iyo. Hindi ibig sabihin, natumba sila, napahamak sila, kundi ginagaya ang ginagawa mo, actually, sila'y nakiisa sa Diyos-Diyosan, sa demonyo. Kaya ang sabi nito sa 1 Corinthians 8:1, ganito ang sabi, and 2, ganito. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin, kasama si Pablo, dahil full of knowledge si Pablo, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo. Ngunit ang pag-ibig
ay nagpapatibay. Si minsan yung ating kalayaan, no, na tayo po ay matalino, but sometimes knowledge puffed up, nagpapalaki, yumayabang. Pero ang dapat nating pairal, pag-ibig, because love edifies sa mga kapatid natin. Hindi sila na-stumble sa atin. Kaya nga kung ikaw ay namumuhay, pinagpipilitan mo pa rin ang iyong kaalaman sa doctrine, ang sabi sa verse 2, kung ang sino man ay nag-aakala na siya'y may nalalamang anuman, kahit pa, hindi pa niya nalalaman ang narapat niyang malaman, nagiging mangmang tuloy yung matatalino. Kasi, pinairal yung kanilang kaalaman. So, ang susi rito is humility. Kababaang loob. Tunay na kaalaman kay Kristo. Lumalago sa kanyang living bond with Christ, sa kanyang relationship with Christ. Na-conform siya to the image of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, ito po ang iwan kong salita. Dapat tayong lumago sa pagkakilala kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Tunay na Lord, minsan sa aming pong katagal-tagalang pagiging Kristiyano, umiira lang aming pong sarili, ang aming ego, na yumayabang na marami kaming alam, marami na kaming narinig, natutunan, ngunit kung ginagawa namin naman ang ibang mga bagay na nakakatisod sa mahihina, totoo, wala kaming kaalaman, umiiral sa amin ang kayabangan at hindi po ito nakapagpapatibay sa aming kapwa. Kaya Lord, nawa, sa aming pong pananampalataya, sa aming dugtungang buhay na dugtungan kay Jesucristo, nawa, tustusan namin ito ng kabutihang asal. At ang kabutihang asal ay pinatitingkad namin sa kaalaman kay Jesucristo upang kayo po'y maluwalhati at kami po ay maging matibay na inyong mga anak. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.